isang araw sa ating lahat. February 17, 1872. Isang malagim na bahagi ng ating kasaysayan ang naganap dito sa lugar na ito. Luneta. Luneta de Bagumbayan. Kung titingnan natin, ngayong panahon na ito, ang Rizal Park ay isang parke na ine-enjoy ng maraming tao. Pero kung titingnan mo, ito ay bahagi ng kwento ng ating kolonyalismo, ng ating pagkasakop ng mga Espanyol. Doon sa lugar na yon, naroon ng Intramuros ang sentro ng kapangyarihan ng kolonyal na pamahalaan at inagaw nila na dati ang nandun ay ating mga kababayan, nilipat nila doon sa ermita ang mga Indio na tinawag nila. Kaya naman, pinalawak nila ang lugar na ito. Pinalawak, nilinis, walang masyadong mga puno, di katulad ngayon. Bakit? Partya ng defense nila. At since dahil naging malawak siya na bahagi na pinapasyalan ng tao, naging basically a very good public space. Imagine niyo lang, kapag alas 4 ng hapon, ang mga tao dito, yung mga mayayaman, nasa kanilang mga karwahe, paikot-ikot na dyan. At noon, dahil wala pang TV, wala pang internet, yung mga sikat na tao makikita mo sa kanilang karwahe, yung mga audience nila, yung mga karaniwan tao na nandito din. So kung gusto mo makakita ng celebrity, dito ka pupunta. Well, but the other thing is, dahil tulad na nabanggit ko, wala pang sine, wala pang internet, wala pang iba't ibang mga libangan ng mga tao, isang ginawa ng mga Espanyol sa lugar na ito para makita ng mga tao ay maging lugar ng bitayan. Kaya napakaraming mga martir ang diniligan ang lugar na ito ng kanilang dugo. Kailangan simulan natin yung kwento natin nung nangyari nung February 17, 1872 doon sa tinatawag na sekularisasyon. Ano ba yung sekularisasyon? Simple lang. Nung unang panahon, ang mga namamahala ng mga parokya dito sa Pilipinas ay yung mga tinatawag na paring regular. Ang mga paring regular, sila yung mga napabilang sa mga orden. Either Dominicans, Franciscans, Augustinians, Recollects, at saka yung mga Jesuits. At silang lahat, Espanyol lang. Hindi pwedeng iba, ibang lahi o kung nga, hindi pwedeng Indio ang mga iyan. Subalit eventually, ia-allow na maging pare itong mga Indio, pero sila ay wala sa mga orden. So, yung mga nasa orden, ang tawag sa kanila, regular, ang tawag doon sa mga wala sa orden ay yung mga sekular. At tandaan natin, mga kaibigan, na bagamat hindi lahat ng sekular na pare ay mga Indio, yung mga Indio ay nakapabilang nga doon sa mga sekular na pare. So, ngayon, kung sa salita sa panahon ngayon, yung mga paring regular, sila yung mga nasa orders at yung mga tinatawag na paring secular, ito yung mga diocesan. Okay? Pero noon nga, nung mga panahon na yon ay ang mga namamahala sa mga parokya, karamihan ay mga regular na pare, mga Kastila. E kaso, bagamat may mga secular na pari na naging mga kura paroko, may mga panahon sa noong 1800s na binawi nga yung ilan sa mga yan ng mga regular na pari. Kaya may clamor ngayon itong mga Indio priests na sana bigyan nyo na kami ng pagkakataon na magsilbi bilang mga kura paroko. At kailangan nating makita dito na ang ideal setup kasi, dahil ang nagturo sa atin ay mga Espanyol ng ating pananampalataya,
sila yung unang humawak ng mga pagiging kura paroko. Subalit, dahil iiwan din nila ito sa mga Pilipino, kailangan pinapractice na tayo. So yun ang basically ipinaglalaban dito. Lalo na ni na Padre Pedro Sebastian Pelaez, no? Na isa sa mga tagapanguna ng secularization. Problema kay Padre Pelaez, siya po ay namatay noong lindol ng 1860s, nadaganan po siya ng Manila Cathedral. Kaya ang nagpatuloy nung kanyang mga sinimulan, isa sa mga tatlo sa mga pinaka aktibo sa sekularisasyon, no, kilosang sekularisasyon, ay si Padre Mariano Gomes, Jose Burgos, at Jacinto Zamora. Now, kung tutusin, itong tatlong pari na ito, hindi na nila kailangan yung kanilang ipinaglalaban. Bakit? Kasi si Padre Mariano Gomes, siya po ay isang rektor o kura paroko na sa Bacoor, Cavite. Si Padre Burgos, siya actually ang rektor ng Manila Cathedral. At tanda natin yung Manila Cathedral, yan ang pinakasentro ng simbahan dito sa Pilipinas noon. At si Padre Jacinto Zamora, siya'y kura paroko ng Marikina. So, bakit pa nila pinaglalaban yung isang bagay na meron na sila? Ayun na nga, yun ang tanong doon. At ang kasagutan, siyempre, ay gusto nilang makinabang ang lahat. Gusto nilang mapalawak pa ito at mas maraming sekular na pari ang makapamuno na sa simbahan. In a way, it's a way of making the church feel a Filipino church, a native church. Oh. Matitindi itong mga ano na to, itong mga pari na ito, kasi si Padre Mariano Gomes, hindi lang siya parish priest, ang tagal niyang hinawakan ng Bacoor. Nagpapagawa yan ng mga kalsada. Oh. Sinasabihan niya yung mga mayayaman na magbigay ng lupa sa kanilang mga kasama. Minsan may pinababa pa siya na rebelde mula sa kabundukan. Ganong katindi yung Padre Mariano Gomes. Si Padre Burgos, isa siya sa pinakamatalinong Pilipino na nabuhay. Well, of course, mistisa yung nanay niya, so may lahi din siya. At tandaan natin na yung si Padre Burgos ay examiner sa Universidad ng Santo Tomas. Ibig sabihin, siya ay nagpapa-exam. At isa siyang canon lawyer. At kung titignan mo, pito ang kanyang degree. 7 degrees. Dalawa sa mga ito ay doktorado. At anong edad niya? 35 years old. So, yun ang ito ang kalidad ng mga paring ito. At ganun din si Jacinto Zamora. Subalit, dahil sa kanilang mga ginagawang ito, na nagkakampanya sa sekularisasyon, ang nangyari ay may mga nainggit at may mga naiinis sa kanila na ibang mga praile. At ang nangyari nga dyan ay nagkaroon ng isang malaking uprising sa Cavite noong January 20, 1872. Sinalaka yung Fort San Felipe Neri at nakubkob nila ito ng ilang oras bago sila na nasawata. Pero matindi yung naging epekto sa mga Espanyol. Kumbaga ikinapraning nila ang pagsalakay sa Cavite. Now, sa history books natin, nakikita natin na isa ito, ang dahilan lang nito, hindi daw pinasweldo yung mga tao doon sa Fort San Felipe Neri, yung mga sundalo doon. Kaya si Francisco La Madrid, nag-alsa siya. Pero ayon sa mga bagong tuklas na dokumento, apparently, hindi lang yun ang dahilan. There is a conspiracy, malaking conspiracy, ng iba't ibang mayayamang tao, ha? Para kumalas na ang Pilipinas sa Espanya. Sabay-sabay na revolusyon, Cavite, Fort Santiago. Ang problema, na may nagchuchu nung plano, sinabihan na yung mga otoridad
At ang gobernador general na Rafael de Izquierdo at napigilan yung iba na sumama. At ang nagtuloy lang yung sa Cavite. Kaya nakilala yon bilang Cavite Mutiny. Now, nung nalaman ng gobernador general na ang mga totoong nagplano ay mga mason. Ang nangyari ay pinaaresto niya itong mga ito, pero hindi niya binitay. Sila'y pinatapon lamang sa ibang lugar. At bakit nangyari yon? Bakit hindi sila binitay? Napakalaki ng kanilang kasalanan. Ay sapagkat si Rafael de Izquierdo ay kapatid din nilang mason. So kumbaga, pinagtakpan ni Governor General Rafael de Izquierdo yung mga mason na siyang nagplano nitong sabuatan sa Cavite. At unfortunately, may isang tao ng pangalan ay Francisco Saldua na ayon sa kanya, may sulat daw si Padre Burgos na binigay sa mga nagalsa upang himukin sila na gawin yung kanilang balak. At yan yung dahilan kung bakit inaresto ngayon ito mga pare, tatlong pare na nagkakampanya para sa sekularisasyon. Ano ang sumunod na nangyari? Siyempre, si Padre Burgos, Padre Gomes, inaresto sila naturally. Si Padre Zamora, ito yung, there's a famous story na si Padre Zamora ay hindi naman talaga siya yung huhulihin. Kaso, nung niraid yung bahay niya, may nakita silang papel, sulat, na ang pangalan nakalagay doon sa sulat na yon, dalhin ng bala at pulbura. Dalhin ng bala at pulbura. Ano yun? Mahilig pala silang magsugal. So yung mga kaibigan niya, code nila yon, bibigay doon sa kaibigan para sabihin, dalhin ng pera sa sugal, dalhin ng bala at pulbura. Eh syempre, nung nakita ng mga Espanyol yun, dalhin ng bala at pulbura, naku, edi huli ka ngayon, Jacinto Zamora. So inaresto sila, pinabilanggo sila sa Fort Santiago, at dali-daling hinatulan na, on account of Francisco Saldua na meron daw ano, si Padre Burgos, meron daw sulat. Tapos itong si Padre Gomes, dahil siya'y parish priest ng Bacoor, Cavite, malapit sa ano, Cavite City, no? Cavite Puerto, pinatunayan daw noon na ang mga pari ay kasangkot sa Cavite Mutiny. But of course, alam ng mga tao na kalokohan yun. Alam ng mga tao. So, ang nangyari dyan, in fact, si Archbishop Meliton Martinez, Archbishop of Manila, nilapitan siya ni Rafael de Izquierdo. Dahil napatunayan na nagtaksilit ang mga ito at inudyok ang mga tao magrebelde ayon kay Rafael de Izquierdo, eh hubaran daw ang mga abito. Hubaran ng abito. Ibig sabihin, mamamatay sila na hindi mga pare. Eh, tumanggi ang Archbishop. Kahit si Archbishop, ang Arsobispo ng Maynila, hindi naniniwala na sila ay may sala. At inutos pa na patunugin ang mga kampana ng simbahan sa oras ng kanilang kamatayan. Bilang parangal sa tatlong paring ito. Itong sina Maximo Inocencio, Crisanto de los Reyes at Enrique Paraiso, sila talaga yung utak ng Cavite Mutiny. February 16, 1872, isang araw bago bitayin ang tatlong pare, isang karwahe, isang itim na karwahe ang nagdala sa kanila sa magiging silid nila malapit dito sa Bitayan, dito mismo sa Bagong Bayan. Pero imbes na funeral ang feel nung atmosphere dito sa Luneta, ang nangyari ho, eh libo-libo pong tao ang nandito. At sila po ay nagwe-wave ng kanilang mga panyo at yung iba po ho ay nagpapalakpakan. Parang binibigyang pugay yung tatlong pare. At alam
na sila ay walang kasalanan dito. Pinagpupugayan yung kanilang mga mabuting ginawa para sa bayan. At BC actually, para sa tatlong pare, yung huling gabi nila sapagkat sila'y pinayagang makipagkita sa mga bisita. Binisita si Padre Mariano Gomes ng kanyang pamangkin. At lumuluha ang kanyang pamangkin, talagang iyak ng iyak. At alam mo, sabi ni Padre Gomes sa kanyang pamangkin, "Anak, huwag kang lumuha. Sapagkat ang tunay na nagmamahal sa lupang tinubuan ay hindi mamamatay sa higaan." Binisita rin si Padre Burgos at sa mga bumisita sa kanya, ito ang kanyang ibinilin. Kayo ay magpaka-edukado. Matuto kayo sa kaalaman at karunungan ng mga nakatatanda sa inyo. Puntahan nyo sa mga museo ng ibang bayan ang kasaysayan ng ating mga ninuno at kilalanin ninyo kung sino talaga sila. Maging mga Pilipino kayo, pero isang edukadong Pilipino. Umaga ng February 17, 1872. Ang pagbitay po ng garote, mga kaibigan, kasi nakikita natin dito sa ating marker dito, they were executed by strangulation by a vile device consisting of an iron collar which the executioner tightened slowly until the martyrs met their death. We have to make a clarification. Ang paggarote po ay hindi pagsakal sa isang tao. Ang garote ay isang upuan na mayroong malaking screw doon sa ibabaw. At ang mangyayari ay yung collar na yon, yun ang magi-straight ng iyong ulo para yung screw na yon, pag yun ay mabilisang inikot, ay tatama sa iyong spinal cord, which produces instant death. So hindi ka talaga sinasakal, ayon sa mga eksperto, and sinasabing para mabilis mamatay yung tao, para mas humane ng pagpatay sa taong ito. Nobody knows. Nobody lived to tell the tale. Kung humane nga siya o hindi. But anyway, whatever that is, it's a humiliating death. It was a humiliating death. And what happened was, on that day, just imagine, itong malawak na lugar na ito, there were 40,000 people. People from Pampanga, from Laguna, from many places around Luzon, nagpuntahan po dito to witness the execution. And what happened was, the very first one na nilagay sa garote ay si Francisco Saldua. Remember him? Siya po yung nagturo kay Padre Burgos na nagbigay daw ng sulat sa mga mutineers. Akala po niya, sa pagtuturo niya kay Padre Burgos, makakaligtas po siya sa parusa. Well, siya po yung unang ginarote. Ang sumunod na ginarote ay si Padre Mariano Gomes. Nung siya po ay inupo sa garote, sinabi po niya sa kanyang executioner at sa mga taong nakapaligid, actually dun sa mismong platform, ang dami-dami pong praile. So hindi lang yung executioner, yung mga opisyal, ang daming praile na naroon. At sinabi ni Padre Mariano Gomes, "Pupunta ako sa isang lugar na maging ang pagkalaglag ng mga dahon mula sa puno ay hindi nangyayari kung hindi ikinaloob ng Diyos." Tinanggap niya ang kanyang kamatayan sa ginarote. Nang iakyat si Padre Jacinto Zamora, siya'y nakatulala. Berdugo. Hindi nagsasalita. Umupo ng kalmado. At sinasabi ng mga historiador
na nilayasan na po siya ng kanyang kaisipan. At siya po ay ginarote. Si Padre Burgos, siya po ang iyak ng iyak. Ano ang ginawa kong kasalanan? Wala akong kasalanan. Mayroon ba hustisya sa mundong ito? Sinasabi niya. Nang ayaw umupo ni Padre Burgos sa garote, itong mga grupo ng pari na ito ay pinilit siya na iupo. At sinabi ni Padre Burgos, ako ay inosente. Isa sa mga pari nagsabi, ngunit si Kristo ay inosente rin. At ang sabi ni Padre Burgos sa kanya, duwag. At nang naging kalmado na si Padre Burgos, sinabi niya po sa mag-execute sa kanya na humingi ng tawad sa kanya, anak, pinapatawad kita ng buong puso ko. At siya ay binitay. At sa sandaling iyon, tumunog ang mga kampana ng simbahan sa Kamaynilaan bilang parangal sa tatlong inosenteng pari na napagbintangan ng Estado. May isang kakilala o kaibigan si Padre Burgos. In fact, tumira siya sa bahay ni Padre Burgos sa dyan, sa tabi ng Manila Cathedral. Ang pangalan ng taong yon na naging kaibigan niya ay si Pasiano Mercado. Itong Pasiano Mercado na ito, isa siyang makabayan, meron siyang kapatid na maliit, yung bunsong kapatid nila na lalaki. At ang pangalan ng bunsong kapatid na lalaki niya ay si Moy. Tinatawag din siyang Pepe. So, noong 1872, itong si Pepe, actually may balak siyang mag-aral sa Maynila. Naminig niya ngayon itong kwento tungkol sa Gomes, Burgos at Zamora, itong pagkamatay nila. Kasi ang nagkukwento sa kanya siyempre si Pasiano. Alam niyo, nung panahon na 'yon, bawal na bawal pag-usapan sa isang bahay ang naganap noong 1872. Banggitin lang yung taon na yun, nanginginig na sa takot yung mga nagsasalita. Yun yung epekto eh. Na itong mga Espanyol, kaya nilang pumatay ng mga inosente nang walang hustisya at talagang marahas. Bilang sample sa mga tao na huwag kayong mag-aal sa laban sa amin. So binabanggit pa lang yung 1872 o yung 72 na nangangamba na yung mga tao, nanginginig sa takot. Pero somehow si Jose Rizal, si Pepe, naalala niya yung mga kwento ng kuya niya tukol kay Padre Burgos, tungkol sa injustisya na nangyari noon. Kaya, noong isulat ni Pepe yung El Filibusterismo, yung kanyang ikalawang nobela, na kumbaga yun yung kanyang sulat sa mga Espanyol upang aksyonan ang problema ng kolonyalismo sa Pilipinas. Kasi, bakit ang Espanya ay liberal? Bakit ang Espanya ay may pagkakapantay-pantay ang mga tao? Bakit sa Espanya, pwede naming atakihin ang pamahalaan pag mali ang ginagawa nila? Bakit sa Pilipinas, hindi namin magawa lahat yan? So, minumulat niya yung mga Espanyol sa El Filibusterismo. Sa nangyari? Pero dahil ang El Filibusterismo speaks of a revolution and how not to wage a revolution, dahil binigo niya si Simon, dahil ang puso ni Simon, nagre-revolution siya dahil sa kanyang ego, dahil gusto niyang makasama ulit si Maria Clara, pansarili yung kanyang interes. Mahalagang makita natin na i-dedicate niya
sa tatlong paring martir. Gomes, Burgos at Zamora. Eh, sa sinasabi nga ni Sir Ambeto Campo, kaya nga GomBurZa ang tawag natin sa kanila kasi ganun sinulat ni Rizal yung kanilang mga pangalan. Doon sa dedication sa El Filibusterismo. So, eventually, yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo ni Jose Rizal, babasahin yan ng isang young urban professional na empleyado ng isang international company sa Maytondo. Ang pangalan ng taong yun ay si Andres Bonifacio. At itatatag ni Andres Bonifacio ang kataas-taasang kagalang-galang na katipunan ng mga anak ng bayan at sa mga dokumento ng katipunan. Makikita mo doon sinulat ni Emilio Jacinto isang essay tungkol kay Gomes, Burgos at Zamora. At ang sinasabi dito, lalaban ang mga anak ng bayan upang ipagigante ang pagkamatay ng tatlong paring ito na walang kasalanan pero binitay. Kung titingnan natin ang epekto ng pagkamatay ng GomBurZa, yan ang inspirasyon kung bakit ang mga bayani natin itinatag ang ating nasyon. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi mahalaga yung nangyari dito sa lugar na yan noong February 17, 1872. Sapagkat yan ang pumukaw sa ating mga bayani na itatag ang bansa natin, kaya tayo narito ngayon, kaya may Pilipinas. At tandaan natin na alam ni Rizal yung kwento ng pagkamatay ni Padre Burgos na hindi siya nagpakita ng katapangan. Umiiyak siya. Parang ayaw niyang harapin yung kanyang kapalaran, yung kanyang tadhanan. Kaya naman, nung siya na ang papatayin sa lugar na ito, sa likuran ko, dito mismo, sa Luneta de Bagumbayan, sa Rizal Park Luneta, kung saan din binitay, ginarote, ang tatlong paring martir. Si Jose Rizal, bago siya nilagay sa kanyang pwesto, ay ang pulso niya ay kinuha. At sinabing, normal ang pulso ni Jose Rizal. Hindi siya nagpakita ng takot mamatay. At tulad ni Burgos, si Jose Rizal ay binitay sa salang rebelyon. Sa firing squad, kailangan nakatalikod ka na babarilin. Para pagbagsak mo sa lupa, ang iyong muka sa lupa babagsak. Ito'y kamatayan na walang dangal. Pero anong nangyari? Noong ang mga bala ay tumama kay Rizal, naramdaman niya ito at sinasabing siya ay umikot upang bumagsak sa lupa nang nakatingin sa langit. Ayaw niyang mamatay na katulad ni Padre Burgos. Gusto niyang mamatay ng may dangal. Ayon sa isang sulat na pinagbilin niya na dapat buksan lamang matapos siyang mamatay. Gusto kong ipakita sa mga tao na nagsasabing hindi natin kayang mamatay para sa inang bayan, na kaya nating mamatay para sa mga bagay na iniibig natin at sa mga bagay na pinaniniwalaan natin. Kaya, yung impact ng nangyari noong February 17, 1872 ay konektado sa nangyari dito sa lugar na ito noong December 30, 1896.
Narito tayo ngayon sa Paco Park na under pa rin sa pangalaga ng National Parks Development Committee. Ang unang purpose nito ay sementeryo siya ng mga nabiktima ng epidemya ng cholera noong 1800s. Subalit, noong 1872, tila hindi na ito masyadong ginagamit at dito po sa sementeryong ito inilagak ang mga labi ng tatlong paring martir, Gomes, Burgos at Zamora. Kaya dito po sa lugar na ito ay meron pong marker upang gunitain ang paglilibing sa kanila dito. At ginawa ito para hindi gawing object of veneration ng mga tao ang labi ng GomBurZa at baka magamit pa upang pag-alabin ang damdamin ng mga tao upang lumaban sa mga Espanyol. Matatandaan na ilang dekada ang lilipas, 1896, ganito rin ang gagawin sa labi ni Gat Dr. Jose Rizal dito mismo sa puok na ito ng Paco Park. Ililibing din nila ng pasikreto upang hindi gawing object of veneration ng mga tao. Sa kabila ng katotohanan na maaaring hindi dito nakalibing ang GomBurZa sa mismong lugar na ito, sa makatuwid, maaaring limot na ng panahon kung nasaan ang labi ng tatlong paring martir. Ang katotohanan ay, sa kabila nito, ang kanilang alaala ay hindi namamatay at hindi nakakalimutan. Ang GomBurZa, ang kanilang pagkamatay, ang kanilang sinimulan para sa pagkakapantay-pantay ng mga Pilipino, ay inspirasyon ng maraming bayani sa kanilang pakikibaka para sa ating kalayaan at nananatiling simbolo ng pagsilang ng ating bansa. Na ang taong 1872 ay mananatiling importante sa ating kasaysayan. Kaya naman, ngayong February 17, ating gunitain ang alaala ng GomBurZa at ating alalahanin ang mga lugar na naging bahagi ng kanilang kasaysayan, Luneta at Paco Park. At lagi sana nating pahalagahan ang mga lugar na ito at ang mga sagradong kasaysayan at sagradong lupa na diniligan ng dugo ng ating mga bayani. Ako po si Xiao Chua. Maraming pong salamat at makasaysayang araw po sa inyong lahat.